Hey guys, what's up? Redman Toys Raymond here, and welcome back to Redman Toys Airsoft Philippines. So for this video guys, we have here the WE999C, or also known as the HK G36c Airsoft Gas Blowback Rifle. Okay, so before we continue, let me just show you the box. So ito yung box niya guys. Ayan. So as you can see, nakasulat 999 kasi nga hindi siya licensed product, so hindi pwede gamitin yung HK G36C. Okay? So 999 yung code ni WE. Kumbaga pag 'di ba yung mga Glock ni WE, G nakasulat, G series. Ganun siya, hindi niya sinusulat na Glock. Okay? So ito na siya guys. O nga pala, what comes in the box, no? Aside from the unit, ito yung manual niya. So, QR code. Tapos, it comes with a loader and one magazine. Okay? So, that's it. Yun yung kasama niya. Okay? So, ito na. Pakita ko ng unit. So, same size with the real HK G36C. Okay? Same, well, medyo same material din. Kasi ang tunay na G36C is not metal, no? Kumbaga, ang body kasi ng G36C is made of polymer or plastic. So, same din dito. So, this is made of plastic siya. Okay? Although, syempre, meron parts na metal. Like, for example, itong mga railing, metal yata itong mga railing, aluminum, no? So, hindi ako 100% sure. Medyo nahirapan akong i-distinguish. Teka lang, try natin. Oh, matutok-tok natin to. Try natin tok-tokin. Oh, itong gilid yata, itong dalawa, this is made of metal. Pero ito, parang plastic yata eh. Okay? So, ayan siya guys. So, yung butt, yung stock niya, as usual, same sa tunay, foldable. Ayan. Okay. Tapos, ito yung charging handle niya dito, ambidextrous, no? Ayan, pwede sa kabila. So, pwedeng dito ka mag-charge. Or pagka left-handed ka, dito ka. Okay, so yan, gas blowback siya, nag-open bolt din siya. Alright. Tapos, yung hop nito, yung hop up niya, adjustment, actually, nandito sa may ibabaw. Ito, nandito. So, parang ano siya, nakaganoon siya na dial. So, pagka, yung sa meron ka makikita dito, sa may harap na to, yan, sa may baba niyan, parang may mga ganun-ganun. So, ano mo siya, ita-turn mo siya clockwise or counterclockwise using siguro a screwdriver. Parang tinutulak mo lang siya. Kasi medyo mahirap kasi siya gamitin ng daliri. Kasi nga, nakaharang tong parang, ano to eh, para sa recoil ata to eh, ano? Parang spring guide. So medyo nakaharang siya. So kailangan gagamit ka ng parang screwdrivers, itutulak mo siya. Parang ganun. Okay, so ayan, ambidextrous yung fire selector switch. So safe. Ito, safe. Semi and full auto. Okay? So yeah, kabilaan. So ayan, makita mo rin nakasulat dito, WE999C. Okay? So ayan. Okay? Ayan. So ngayon, what we're going to do is we're going to do the FPS test as usual. Okay? So ito, lagyan natin ng BB. So, gamit tayo ng loader niya. Okay, like that. Okay, tapos to. Okay. Dagdag pa. Okay lang. Okay na ba yan? O, dagdag pa natin konti. Ayan. Okay. Alright. Tapos yung isa, dagdagan na rin natin. Okay, para matesting yung dalawang mag. Before natin, kasi may may-ari na na to eh. So, saan yun? Para at least makita na rin nung owner na everything is working properly. Okay. So far, marami na tayo nabenta na ganito. We've sold a couple of units. Wala pa naman problem. Kasi usually naman, nasa alaga mo naman, no? So, ayun. Okay. So, where's the green gas? Ah, there's the green gas.
Okay, so kargahan natin ng green gas. Okay. The other one. Okay. So yung magazine niya, meron siyang parang design sa gilid. Ayan, nakita nyo. Kasi pwede tong ano ba to? Pwede siya kinakabit eh. So, I'm not sure how. So, yan. Yan. Ganyan. Nakakabit siya. Hindi ko sure kung meron pa ibang way. Pero parang feeling ko ganito na naman yung way. So, parang, ano ba to? So, kunwari lang ha, testing natin. Parang pag pinasok mo ng pag ganun, tapos, bababa. Pagtapos mo, tanggalin mo, then yung kabila naman. Okay? So, yun siya. Eh nga lang, medyo mabigat nga lang. So, hindi ko alam kung advisable. Tsaka mamaya kasi bigla maputol to eh. So, yan. Gets mo? So, ingat kapag gagawin mo yung ganun. Okay? So, ngayon, testingin na natin siya. Prepare natin. Teka, wait. Let's turn on the chronograph. Okay. Okay, yan. So, game. Testingin natin. So, naka-semi. Pasok natin. Alright. So, pull the charging handle. And yung BB. Then, firing. Fire. 450.4. Okay, ah. Lakas pala na to. 442, 456.9, 436.2, 445.1. Okay? So, ngayon naman, we're going to set it on full auto. Full auto. Testing natin, rate of fire. Ilan ang rate of fire nito? Wait, kita tayo. Baka kasi... .9 BB/s, 334.9 FPS. Okay, so nag-open, may bala pa siya. So, wait, ubusin natin. Let's put it on semi-auto. Okay, ayan, nag-open bolt. Okay, remove, let's change mags. Let's use the other one. Okay. So, ginawa ko ganyan, pero yung ano niya, yung bolt release niya, actually, nandito sa may ilalim to. Nandito yun, oh. Ayan. Wait. Hindi ko siya ginagawa, as usual. Di ba katulad sa mga WE, sinasabi ko, na kasi nga parang nakakayod, eh. No? Kaya, ganun pala tingin ginagawa ko, talagang chin-charge ko. Okay. So, ito naman, testingin natin for this. 446.1, 443.1, 439.2. Okay? So, let's go full auto naman. Okay, burst mode. Okay na to, tanggalin natin para mas nakikita nyo. Ayan, burst mode. Okay? Ayan. So, nag-open. Ayan, bahala. Okay? So, feedback. Ano masasabi ko? Solid. Okay, it has a very solid feel. No, medyo futuristic yung design ng G36c. Ayun, makikita nyo naman, hindi siya ordinary, di ba? Alam nyo naman, kadalasan ng mga rifle is M4. Pero to medyo astig yung design niya. Masarap siyang hawakan, hindi siya sobrang bigat. Well, actually, medyo mabigat siya kasi nga, medyo malaki. Pag hindi ka sanay, medyo mangangalay ka rin. But, okay, solid yung feel, no? Pag bumabaril ako, solid siya. Hammer down. Solid siya. Masarap siya pang laro. Okay? So, yun ang masasabi ko sa kanya. Tapos, yun nga, kompleto na rin siya sa railings. So, if ever na gusto mong magkabit ng flashlight, foregrip, ano pa ba? Ano pa ba pwede? Red dots, pwede, dito sa ibabaw. Okay? So, ayun. Tapos, pagka meron ka mga sling, meron siyang mga butas, no? Pwede mong kabitan ng sling. Alright? So, made in Taiwan, WE. So,
I believe this is a durable unit naman. So, ingat-ingat na lang din talaga sa paggamit, alaga-alaga lang para tumagal sa inyo yung unit. Ngayon, if ever naman magkakaroon kayo ng problem, kailangan nyo ng parts, hanap tayo. Kung wala naman locally, eh, pwede naman orderin yung mga parts. Okay? So, ayun guys! And that's our review for the WE999C, also known as the HK G36c Airsoft Gas Blowback Pistol. So until next video na lang guys, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.